TINIG Mass Media Broadcasting Services, or simply TINIG Media, is a state-of-the-art TINIG news company aiming to bring the best reports of local, national, and international happenings to the public and spread the word of important events every day across the country. And today, TINIG Media is back to hosting its live interview broadcast with yours truly, together with the former Subic Bay Metropolitan Authority Chairman, also a former PACC or Volunteers Against Crime and Corruption Chairman, one of the key persons behind the Toka-Toka advocacy, an advocacy that aims to reinstate the beauty of Manila Bay, and the now DILG Undersecretary for Barangay Affairs, ladies and gentlemen, the ever so hardworking Undersecretary, Martin Diño. Hello, sir. Good evening sa ating mga televiewer. Magandang gabi sa inyo lahat. Kamusta naman po? How does it feel to be back with TINIG Media po? Very busy tayo ngayon dahil matatapos na yung distribution ng ayuda at siyempre yung health protocol. Tapos naghahanda din kami ngayon para sa magiging budget hearing ng DILG para sa 2022 budget. Okay, sir. So, are you ready for today's question, sir? Yeah, of course. Okay lang. So, for the first question, sir, kamusta naman po yung experience niyo bilang dating chairman ng SBMA or Subic Bay Metropolitan Authority po? Okay lang. Nanghinayang lang ako yung mga malalaki nating project dapat na gagawin sa SBMA. Kasi nung nakasama ako sa China, dapat mayroong mga 140 billion project na gagawin sa SBMA. Kaya lang, siyempre, nung nalipat ako dito sa DILG, hindi naman in-adapt nung pumalit sa akin. At nasayang yung mga proyekto na supposed to be gagawin sa SBMA. So, dito naman sa DILG ngayon, naging very busy at naging successful itong assignment na binigay sa akin na ni President Duterte bilang Undersecretary for Barangay Affairs. So, ayan. Nakakahinayang nga naman po talaga. Sayang. Well, though po, lahat naman po tayo ay, well, sa lahat naman po ng work ay magkakaiba in terms of responsibility po. Ano po sa tingin niyo ang mas consuming na trabaho po para sa inyo? Yung pagiging chairman po na po ba ng SBMA o yung pagiging chairman po ng DACC po? Hindi, dito. Siyempre, mas komportable ako dito sa DILG dahil ang experience ko ito dito talaga. So talagang ito yung aking hiniling talaga kay Presidente. Dito sa DILG. Mahalaga naman po na nag-e-enjoy kayo sa ginagawa niyo. Pero po, ayon po sa statistics, ay tumaas daw po ang rank ng Subic Ecotourism sa Pilipinas at naging pang-apat po sa leading tourist spot sa bansa nung kayo po ang nakaupo sa SBMA chairman po. Ano po ang sekreto po para po sa good leadership? Maaari niyo po bang ibahagi? Nung nalipat ako dyan sa SBMA, talagang nakinig tayo ng gusto dyan sa mga locator natin. Pagkatapos yung mga pang-aabuso na ginawa ng mga opisyal, lalong-lalo na, kita mo ngayon na pag-iwanan na ng Clark and Subic, dapat dyan katakot-takot na investor ang pumunta dyan dahil meron tayong airport at saka meron seaport. Kaya suitable para sa negosyo yan. Yan ang sayang, no? At nakakapanghinayang. Iba rin po talaga yung nagawa niyo po, no? Para po sa Subic, sa ecotourism po ng bansa natin. So maiba naman po tayo na bilang po isang DILG po or Undersecretary. Kamusta po ang pamimigay ng ayuda ng nakaraang ECQ po? Maganda naman ngayon, ano? Kasi pang-apat na Fortrans na natin ito. Kaya smooth na.
ang pamimigay natin na sanay na ang ating mga LGU dito sa ginagawa natin ito. So, yun. Mabuti naman po at ganun yung nangyayari po ngayon. No? So, may nabalitaan po ba kayo or may nakarating po ba sa inyo na mayroong mga barangay o lugar na late sa pamimigay ng ayuda po? Madami, no? Madami nagre-reklamo sa atin. Lalong-lalo na hindi lahat nabigyan. Kaya marami tayong naisuspinde na barangay captain hanggang ngayon. May mga reklamo pa rin at tinutugunan agad natin yung mga complaint yan. Kasi siyempre, hindi lahat ay nakatanggap, lalo-lalo na merong mga beneficiary na qualify pero hindi nasali sa listahan. So tinitignan natin yan. Tsaka ngayon, pati yung mga violations sa health protocol, actually ngayon lang, dalawang napadalan ko ng show cause order dahil meron pa rin nagbukas na bar at nahuli sila na inabot hanggang gabi. Kaya ito yung ating bantay dito sa COVID-19 na kailangan yung mass gathering ay maiwasan at barangay ang inaasahan gumawa niyan. Kaya warning na to sa mga punong barangay na huwag niyong pabayaan na magkaroon ng mass gathering, lalo-lalo na sa mga business establishment within your area of responsibility. Dahil talagang kayo mapupunan. Well, hindi naman po talaga may iwasan. May iba po talaga dito sa atin, sa ating mga kababayan na minsan hindi may iwasang sumunod po talaga sa mga ganyang klaseng bagay po. Minsan po nakakalimutan magsuot ng mga face mask, face shield. Correct. Pero po sa... Opo. Pero ba sa tingin niyo po ba, may posibilidad ba na magkaroon ng bayad ang bakuna sa mga susunod na taon? Siguro, pagka yung nagawa na ng gobyerno, yung trabaho niya. Pero obligasyon ng gobyerno na ma-injectionan lahat ng mga constituent, lahat ng mga mamamayang Pilipino, pati bata at matanda. Maganda naman po yung kasi sa panahon po ngayon, medyo hirap pa po no, dahil nga po sa pandemya at may iba po talaga sa atin. Well, karamihan po ang hindi pa po kaya ang magbayad po para sa bakuna. Kaya maganda rin po na free po talaga siya para sa lahat. Totoo yan. Obligasyon ng gobyerno yan. Okay. At sisiguraduhin namin na ma-injectionan lahat ng mga Pilipino bago matapos ang term ni President Duterte. Nakatuwa naman po kung gano'n. So, ngayon pong kasalukuyan tayong nasa ilalim ng MECQ po. May posibilidad po ba na ibalik ang ECQ dahil pataas po ng pataas ang bilang ng mga nagpa-positive sa COVID-19 po? Hindi yan. Ano? Kasi kailangan balansin natin. Ekonomiya at saka yung sa pangkalusugan. Hindi naman tayo pwede na hindi na kumita ang ating mamamayan. Kaya binabalansin natin yan. Kahit na madami pa rin ang nahawa, pero tignan natin na mabuksan ang ekonomiya natin. Kaya nag-ECQ dito sa atin. Dahil ganyan na, kita mo, baka next week, kung ganito, kung maayos na yan, baka magbukas na mga restaurant para madagdagan ang mga naghahanap buhay sa atin. Pero po diba, ang dami po ngayong pumapasok na mga bagong viruses po sa bansa natin. Ano po masasabi niyo doon? Yun nga po. Okay po. Depende na sa atin yan. Ano? Kung paano ipapatupad yung health protocol. Kamukha niyan, kahit na lampas tayo ng 10,000, ang gobyerno ay nakatutok pa rin sa bantayan ng barangay yung health protocol, wearing official, face mask, social distancing. Basta ma-address natin ito, makakalampas tayo dito sa problema natin. Matagal na po talagang hiling ng mga Pilipino na makalabas po ng wala na pong face mask, wala na pong face shield.
lahat naman po tayo nahangadin. Kaya sana po sa mga susunod na taon matapos na po yung paghihirap natin dito ngayon sa pandemya po. Totoo yan, totoo yan. Kaya kami, ginagawa namin lahat para lahat ng measure para makalampas na tayo dito pati sa pang-ekonomiya at pang-kalusugan natin. Kaya nga pinaghahandaan na rin natin yung bayan ni Andre na kung saan we make sure na andyan ang bakuna dahil bakuna lang ang magiging solusyon natin. Tapos siyempre, kailangan lahat magpabakuna at lahat sumunod sa tinatadhana natin ng health protocol. So kaya kami, dapat lalong higpitan natin yung ating sa barangay para bumaba itong nahawaan na nangyayari ngayon. So pati yung contact tracing, pinalalakas natin yan. Tapos siyempre, yung compliance ng ating mamayan at saka ng ating kabarangayan. So yan ang ginagawa ngayon ng DILG. Pero po, hindi ko po alam kung nakarating po sa inyo yung balitang to. No? Yung nagdagsaan po yung mga tao sa mga COVID facilities po bago po mag-lockdown. Yung may iba po doon, hindi pa po bukas talaga yung ano yung COVID facilities. Nandun na po, yung iba po doon po nagsitulog. Ano pong masasabi nyo doon sa nangyari? Hindi, lahat yun na-address natin. Kasi kamukha niya, pagka hindi sila sumunod, talagang dadagsain ang ating mga hospital COVID facilities. Dahil ano eh, kung ang mga hospital natin ay hindi makakayanan ang pagdating ng dami ng mga pasyente, eh talagang magkakaganyan tayo. I just imagine, nasa kotse na lang naka-oxygen. Eh bakit ganun? Kasi pinabayaan nila yung sarili nila na mahawa. Kaya dapat, kung wala kang gagawin sa bahay mo, ay wala kang gagawin sa labas ng bahay mo, huwag ka na lumabas. Hintayin natin matapos to. At saka huwag na silang magpunta sa mga bar, kamukha nito. Yung inisyuan namin ng Shoko's Order, merong isang bar sa Makati, dyan sa barangay poblasyon. Tapos meron naman sa Bulacan na yung mayor pang nauna sa inuman. So ito yung mga bagay na piniprevent natin. Pero paano naman nyo po na-handle yung mga ganun pong bagay? Yung nga po, yung nasabi nyo po na may mayor po na nanguna po sa inuman. Pinadadala natin ang Shoko's Order yan. Tapos sampahan natin ang kaso sa Office of the Ombudsman. At pwede sila masuspindi at matanggal sa pwesto dahil lang sa hindi pagsunod sa health protocol. Okay po. Papaparusaan sila dyan, definitely. May kaakibat na parusa yung maling ginagawa nila. Okay po. Ano naman pong masasabi niyo sa mga taong hanggang ngayon ay hindi pa rin po naniniwala sa COVID? Nasa kanila na yan. Siguro, sila una mag-ingat. Dahil kung ayaw nilang maniwala sa COVID, pagka nasa ospital nila, at saka nasa ICU, huli na para maniwala sila dahil ang kasunod ng kamatayan na. Okay? Minsan po naman po talaga hindi, marami pa rin po, madami po kasing nagsasabi na yung COVID daw po, hindi totoo, gawa-gawa lang daw po, mga ganun po ba. Kaya nga dapat, sana ang dasal namin, walang mamatay sa pamilya nila o sila mismo. Dahil kung hindi totoo itong COVID, malapit nang mag 35,000 na namatay araw-araw. Sa Tugigaraw nga, everyday, apat ang namamatay. So, kung hindi sila maniwala, wala na kami magagawa dyan. Ipagdadasal na lang namin na walang mamatay sa kamag-anak niya o siya mismo wag mamatay. Yun lang ang magagawa natin sa mga yan. Kung sakali man pong bumalik po tayo sa ECQ,
Handa po ba ang DILG po sa mga ayuda po? Alam mo, yung ayuda, depende yan sa pagkukuha na ng ating national government. So ngayon, problema ng DBM yan. Kung saan kukunin yung magpamigay natin ayuda. Kaya nga, kailangan din buksan ang ekonomiya. Kasi hirap na hirap ng gobyerno natin. Eh kung hindi aandar ang ekonomiya, eh saan tayo kukuha ng ayuda? So, ayan ang problema at yan, DBM ang mangunguna dyan. May iba naman po tayo, no? Ano pong plano ang meron, ang pamunuan ng inyong ahensya para po sa mga kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng suporta? Ayun nga po, galing po sa ahensya. Sa amin, ang ginagawa lang ng DILG, maglabas ng mga direktiba na susundin ng ating barangay para ipatupad sa ating mga mamamayan. Kamukha nga ng health protocol. Kailangan sundin nila kung ano tinatadana ng batas para matigil na natin itong hawa-hawa. Ito lang natin magagawa dyan. Ang DILG, naglalabas kami ng pulisiya, naglalabas kami ng mga kautusan na gagawin at susundin from governor, mayor, down to barangay. Well, sakop niyo rin po ba yung pamimigay po ng ayuda po para po sa mga health workers po? Hindi, lahat yan, ano? Ah, lahat. Merong inuutos ang Interagency Task Force. Pero ang hindi namin sakop yung sa DOLE, yung pinamimigay ng cash for work, at saka yung pinamimigay ng DA, Department of Agriculture, at saka hindi pinamimigay ng Department of Transportation. Pero pagdating yung ayuda sa barangay, amin yan, sa DILG yan, sa DSWD, at saka sa mga mayor. So, ayan yan. Sa pagkakaalam ko po, DSWD po yung humawak po sa pamimigay po ng ayuda. Hindi, sa second tranche lang yun. Ah, sa second tranche. Oo. Yung first, third, at saka fourth tranche, ang nagpamigay niya na DILG. Ang local government, hindi. Yung ating mga mayor at barangay na panggay. Oh, at least po, hands-on pa rin po, no? Kahit ano pong mangyari. Oo. So, alam ko po, ilang beses na rin po itong natanong ni Ma'am Hazel po, no? Sa mga nakaraang pong interview nyo. Ngayon po ba, may plano na po ba kayong tumakbo sa higher office ngayon darating po na election? Depende yan sa kung ano yung, ano yan eh, destiny yan. Madaming nag-encourage sa akin na tumakbo ngayon for senator. Kaya lang siyempre, kailangan sa taong bayan ng galing, lalo-lalo na sa barangay. Kung ano yung destiny na ibinibigay sa ng Diyos, siguro dadating tayo dyan. Pero sa ngayon, trabaho muna tayo, ang dami pang gagawin. Para lalo-lalo na yung isusunod ko, yung Magna Carta ng barangay. Yung mga benepisyo ng barangay. Siyempre, that the barangay official shall be considered as regular government employee with fixed salary, insurance, medical and dental coverage, and retirement benefit. Tapos yung mga SK kagawad, SK Secretary Treasurer, kailangan magka-allowance yan kahit pa paano. Yung mga barangay tanod natin, barangay health worker, lupon, tapos yung mga POC leaders, tapos yung mga non-governmental organization, tapos tuloy-tuloy pa rin yung kampanya natin against illegal drugs, BADA, road clearing operation, Manila Bay cleanup, pagkatapos yung anti-corruption campaign na atin. So ito yung mga bagay na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy na ginagawa ng DILG. Okay? Speaking po sa illegal drugs po, no? Marami pa rin po ba kayong nahuhuling gumagamit ng... Oo naman. Araw-araw yan. Dahil unang-una, nakita mo nitong huli, puro marijuana. Pero siyempre, malaking bawas ang nangyari dito sa
kampanya natin against illegal drugs. Dahil nga sa barangay, meron tinatawag na ngayon compliance. Kailangan ang barangay 24/7 nagtatrabaho against illegal drugs. Pagkatapos, tuloy-tuloy din yung kampanya natin sa paglilinis ng Manila Bay. At yan, ginawa natin nationwide. Lahat ng barangay nagpo-conduct ng cleanup drive para sa implementation ng Republic Act 9003. Tapos ganun din ang road clearing operation. Buong Pilipinas na yan. Meron din tayong tinatawag na bantay korupsyon. Sa barangay at barangay official, lahat sila dapat mag-liquidate. Yan ang ating batas at tinatadhana natin na mga kautusan. Sana po sir, tumakbo po kayo. No? Kailangan po ng bansa natin yung mga leader po na kagaya nyo. Kaya mo, at pag-iisipan natin mabuti yan. At ikaw ang isa sa mga kampanya sa akin. Sige, sir. Boboto na rin po ako sa susunod na election. Kaya nga po sana. Good. Registrado na po kaya po sana tumakbo kayo. Kasama ko yan, sir. Oo nga eh. Madami nang nagpaparinig na ano. Diño daw sa Senado. Naku ha. Magkilang ang hirka sana. Siyempre po, kailangan po namin yung leader po na may malawak po at magandang hangarin po para sa bansa natin. Po. Ay, ayaan mo, dadating tayo dyan. Sige po. Last question po, no? Ano naman po ang mensahe niyo para sa ating mga kapatid na Pilipino na humaharap ngayon sa matinding hirap gawa ng pandemya po? Una sa lahat, dasal. Dahil alam mo, siguro isa sa mga naging advantage nito ano, ay yung family ties. Yung ating nung nasa loob na ng bahay lahat ng tao, marami sa kanila ang turn into God. Nagkaroon ng bonding ng pamilya. Pagkatapos, si nanay at si tatay naging plantito at plantita. Tapos Bible study. So lumakas yung ating ano yung pagmamahal ng pamilya. Tapos siyempre, ganun pa man, marami ang nakaisip kung ano-anong negosyo. Kaya halos lahat ay nagtutulong-tulong. So ngayon, kami ang gobyerno, talagang walang tigil na maghanap ng paraan para malampasan natin itong problema na to. At itong problema sa COVID-19 sa buong mundo to. Kaya kapit lang, tiis taga at sumunod lang sa tinatadhana ng batas. Makakalampas din tayo dito sa bangungot sa COVID-19. Basta't manalig lang kayo sa ating Panginoon. Tapos magkaisa tayo, tigil muna yung politika at sumunod lang sa ating kinaupulan sa ating gobyerno at malalampasan natin ito. At siyempre, maraming salamat sa inyo, sa media, na nabibigyan kami ng pagkakataon at nakakausap namin ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. God bless. So before we finally end this live, no, sir, is there anything you want to promote po? Ngayon lang, no? Kamukha niyan, isa sa mga pinapromote ko ngayon. Kung pwede, mag-IP na tayo, suot natin yung ating vaccination card. Dahil ipupush namin na kung sino may vaccination card, pwede nang makapunta sa mga mall, sa mga restaurant, para naman umandar ang ekonomiya at para ma-promote natin na dapat lahat magpapakuna. So, ito yung aking kahilingan sa inyo. And of course, higit sa lahat, suportahan natin
ang ating mga mamamayan, supportahan natin ang bawat isa. So yun lang. Maraming salamat. Thank you, sir. The time you spent in this broadcast with us is indeed wonderful, and we would love to have you as a guest here again. Thank you, sir. Sa walang sawang pagsuporta po sa TINIG Media. You know, it's an honor po talaga na ma-interview kayo. Marami po akong natutunan mula sa inyo. At alam kong ganun din po ang ating mga mananood. Habang bago pa, babaunin yung mga pinagsasabi niyo po. Maraming salamat, mabuhay. Thank you po. Okay, sir. So may we call Mr. Michael Garza for the closing remarks, Sir Mike? Good evening, Joy. Yes, po. Mukhang nawala na si Yusek. Nais ko na lang magpasalamat sa kanya, kay Undersecretary Martin Diño at sa mga palagi nakasubaybay sa TINIG Mass Media Broadcasting Services. Asahan ninyo, mas lalo pa natin palalakasin ang ating mga programa at may mga inaayos pa tayong mga programang darating. At maraming salamat din, Joyce. Sa mga ngayon pa lang pong nakapanood, asahan po ninyo na si Miss Joyce ay share na sa magiging regular host ng ating programa. Salamat din lang. Magandang gabi. God bless you all. Thank you for watching. Thank you, Sir Mike. Thank you for watching and supporting TINIG Media. Please watch again our next live interview every Saturday, 6 p.m. This is Joyce Amparo reporting.